Welcome back to my channel. This is Michael Ismael, and today's video I will give you the product details of the Cebuana L'Huillier Micro Savings. So, eto siya. Kasi recently nag-open account ako sa Cebuana and nakuha ko rin siya the same day. Kasi sobrang dali lang, hindi ka pahihirapan sa requirement. So, madali lang ang requirement nila actually. Dalawa lang, valid ID and then the image capture na syempre, dun na yun sa, ano, sa store. And isa pang nagustuhan ko dito kasi very convenient siya for me kasi matagal na akong may transaction din sa Cebuana. Okay, so simulan na natin sa product details. This is the product details of the Cebuana L'Huillier Micro Savings. So first, interest na makukuha kada taon, 0.30%. Pero, okay, ha, explain lang natin. So, yung minimum balance para magka-interest is 500 pesos. So, meaning, magkakaroon ka lang ng 0.30% kung ang balance mo sa card ay 500 pesos. Okay, so, minimum maintaining balance, ito yung maganda dun eh. Wala silang maintaining balance. So, ibig sabihin nun, kung hindi ka rin magmamadali kung kailan ka maghuhulog, unlike sa iba na parang kada sahod mo or kada buwan, kailangan mong hulugan. Kasi syempre, di ba, minsan may deduction din. Okay, so, period na walang transaction bago ma-close ang account, wala din. So, ibig sabihin nun, lifetime na siya na kapag nag-open account ka, once ka lang mag-open account, and hindi mo siya kailangan i-renew. Kasi alam mo na hindi siya magko-close. Hindi na siya magko-close kasi nga, lifetime na yon, and yun din yung isang magandang benefit na binibigay ng Cebuana L'Huillier Micro Savings. And then we have the maximum, okay, maximum na laman ng account mo. Actually per card 'yon, 'di ba? Merong mga okay, I will show you the card. Ito. Takpan ko lang 'yung number. So this is the card na ini-issue nila, Cebuana L'Huillier. Ayan, 24k plus. So ito siya. Maximum na laman niya is 50,000 pesos. So napakita ko na nga 'yung card sa inyo. And then, halaga na pwedeng i-deposit. So, yung halaga na pwede mong i-deposit, oh, ito yung halaga na pwede mong ipasok doon sa card mo. Ano siya? Parang ganun lang din, 50 pesos hanggang 50,000 pesos. Halaga na pwedeng i-withdraw, 100 pesos. Tapos, yun yung minimum, 100 pesos. And then, the maximum is 50, okay, sorry. The maximum is 5,000 pesos. Deposit fee, wala. Wala siyang deposit fee. So, kapag naglagay ka ng pera mo sa card mo, wala yung deduction. Wala silang deposit fee. Tapos, pinakamaraming withdrawal or transactions kada araw, tatlo lang nakalagay dito. So, ibig sabihin, sa isang araw, pwede kang mag-withdraw ng pera mo from sa Cebuana 24K na card hanggang tatlong beses lang sa isang araw. And kailangan, parang ganun pa din na yung maximum niya is 5,000 pesos. Withdrawal fee. So, ito yung withdrawal fee. Medyo hindi ko lang ma-explain sa ngayon kasi baka iba ko siyang naiintindihan at ayokong marunong. So, basahin ko na lang. So, withdrawal fee may be subject to rates free until December 31, 2018. And then the requirement para makapag-open ka ng account, one valid ID and then the image capture na syempre doon na ipaprocess sa kung saan ka pupuntang branch ng Cebuana L'Huillier. 24k card fee. Ito nga yung pinakatok sa inyo. Ito. So itong card na to, ginagamit na to before sa mga transaction ng Cebuana, pero wala, bago lang to sa akin eh, pero sa iba meron na silang ganito. So kung wala ka pang ganito, i-issuehan ka pa lang ng ganitong card, babayaran mo to. Ito kasi yung 24k plus, so babayaran mo to ng 100 pesos, yun yung fee niya. Pero kung may ganito ka na recently, kahit nung wala pang micro savings, wala ka nang babayaran. So yun yung product details, yun lang yung product details na nakasulat dito. So yun lang, and syempre maganda rin tong klase ng micro savings ng Cebuana L'Huillier na ina-offer nila kasi hindi naman gusto naman nating mag-ipon, pero hindi kagaya sa iba na ang daming requirements na hinihingi na parang hindi mo naman ipapasa dahil nga kulang yung requirements mo. Pero dito ID lang ang hinihingi, basta valid ID. Kung ano yung ipepresent mong ID, bahala ka na kung anong ID, basta valid yun, tatanggapin nila yun. Maganda rin kasi no mag-ipon ka na ngayon kasi syempre kailan mo yan sisimulan, 'di ba? Mas magandang
mag-ipon ka na ngayon habang bata ka pa para you'll never know kung kailan mo kakailanganin ang money for emergency. And maganda rin simulan mo yan ngayon kasi mas malaki yung magiging pera mo or yung investment mo dyan in the future. Diba? Salamat sa panonood sa video ko at sana natulungan ko kayo about sa review natin about sa Cebuana Luwillier Micro Savings. At syempre, remind ko lang din pala na kapag mag-o-open ka ng account, dalhin mo na rin yung cellphone mo kasi may confirmation na ibibigay sa'yo or isi-send doon sa number mo para mapalitan mo yung PIN mo. Kasi yung PIN mo na naibibigay sa'yo is temporary, so kailangan yung cellphone mo para yung PIN mo customized. Salamat sa panonood sa video ko at sana natulungan ko kayo sa review natin about sa Cebuana Luwillier Micro Savings. And update ko kayo kung ano man yung bago na malalaman ko about this product. So, bye!